Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Magpapatuloy ang nararanasang mga pag-ulan sa Metro Manila at maging sa ibang bahagi ng Luzon kasama na ang Kabisayaan. Bungso dito ng habagat na pinalalakas ng tatlong bagyo. Sa pinakahuling ulat ng Pag-asa na panatili ng bagyong Hana, ang lakas nito habang kumikilos sa silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Inaasahan naman ang paglakas pa nito sa mga susunod na oras habang tinatahak ang direksyon ng katimugang China at posibleng lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR Biyernes ng hapon o sa gabi. Taglay pa rin ito ang lakas ng hangin na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot ng 135 kilometers per hour at kumikilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Hindi na inaasahan ng Pag-asa na magla-landfall ang bagyo sa alinmang bahagi ng Pilipinas. Sinabi ng Pag-asa na ang nararanasang mga pag-ulan ay dulot ng southwest monsoon o habagat na pinalalakas ng isa pang bagyo sa labas ng PAR na may international name na Kirogi at ng super typhoon Goring na bagamat nasa labas na ng Pilipinas ay ramdam pa rin ang epekto nito sa bansa. Naghaina ng protesta ang Department of Foreign Affairs o DFA kaugnay ng inilabas na bagong mapa ng China, tampok ang 10-dash line. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Office of ASEAN Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu, binigyang diin na hindi maaaring tanggapin ng Pilipinas ang panibagong aksyon ng naturang bansa. Sinabi pa ng opisyal na taliwas ito sa pagnanais ng mga bansa sa pangunguna ng Pilipinas na magkaroon ng kapayapaan sa rehiyon. Sa inilabas na 2023 standard map ng China, sinaklaw nito ang malaking bahagi ng South China o West Philippine Sea kasama ang teritoryo ng Taiwan, maging ang nasasakupan ng Malaysia at bahagi ng India na labis na tinututulan ng nasabing mga bansa. Sa kanyang regular press briefing, umapela si Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin sa claimant countries na kumalma lang dahil ang ginawa nila ay isang routine practice lamang. Gumuho ang pangarap ng Gilas Pilipinas na magkaroon ng pagkakataon na makapaglaro sa 2024 Paris Olympics. Kasunod ito ng tuluyang pamamaalam ng Philippine team sa 2023 FIBA World Cup matapos talunin ng South Sudan sa kanilang laban Huwebes ng gabi, August 31 sa Smart Araneta Coliseum. Tinambakan ng Sudanese team ang koponan ng host country sa score na 87-68. Nakaabante ng higit 20 puntos ang pambato ng Sudan hanggang sa second quarter pero umarangkada si Dwight Ramos at tinapyasan ito sa 5. Gayunman, hindi ito naging sapat para makuha ng Gilas ang tagumpay at tuluyang nagpaalam sa torneo. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.